Kung makulit ka, make use of your kapulitan. Kung obsessed ka sa mga kotse, make use of that obsession. Even sabi ng mga parents mo, ano makikita mo dyan? Wala kang kikitaan dyan, hindi ka ano, etc. Laro ng kotse. Ba't malam mo, paglaki mo, maging kotse ka. Ano yung sinasabi nila na huwag yan? Bakit ka ganyan? Kung ano yung sinasabi nila na iba ka sa iba, weird ka, geek ka, yung ikinaiiba mo, na depekto sa tingin nila, ikaw yon. If you turn it around, that makes you unique and better than them, who are all ordinarily good. Writing Himala, I had to write moral and applause. Otherwise, mabobore ako at papangit din yung Himala. Even now, I'm writing 1, 2, 3 books. While writing Kulang na Silya yung essays, I was writing part 2 ng Para Kay B, and I'm trying to get to my memoirs. So, lipat ako ng lipat. Bakit ako lipat ng lipat ng medium? Actually, it's a weakness. It's a defect in me. I think dalawang klase ang writers. Writers who can focus and writers who cannot. Ako, I cannot focus on just writing one script. But looking back, I realized walang depekto, walang weakness. You just turn it around. Yung considered depekto ng iba, if you turn it around, it becomes an asset, it becomes a strength. Hindi mo siya matatanggal. While studying in UP, nagtrabaho ko sa isang magazine, Filipino Free Press and then Asia Philippines Leader, kina Nick Joaquin and Pilit Lacaba sa editor. From writing short stories, I started writing journalistic pieces. And nagsulat ako ng journalistic pieces, I had to interview real people. Then doon ko nakita yung napakalaking mga pagkukulang ng sinusulat kong fiction. Kasi nakaharap ko ngayon sa mga totoong tao, totoong mga detalye, at totoong mga wala sa likod nila, na ayaw nila ikwento, pero na-imagine ko na ikwento ko, naging totoo sila at yung mundo na immersan ko. After writing my short stories, naging mas totoo yung stories ko. So natulungan ako ngayon ng journalistic writing ko sa fiction writing ko. Kalilipat-kalilipat ko yung energy ng isa, napupunta doon sa isa, napupunta sa isa. Nagbibigayan sila ng energy. So I realized, teka, I'll maximize this. Magtulungan na sila. I have a novel called Si Amapola, 65 na kabanata. Si Amapola also may multiple personality. May dalawa siyang alters. Yung isang alter niya, macho na guy. Yung macho na guy na yun, mayroong in love doon na isang babaeng model, si Giselle. Giselle, isang babaeng model na payat, na gustong sumikat, nang na-broken-hearted siya dito sa alter ni Amapola, nagalit siya. Ang ginawa niya, kumain siya ng kumain ng lamang loob para maging manananggal din siya. Tumaba siya ng tumaba hanggang manananggal na siya. Lipat siya ng lipat, bagsak siya ng bagsak kasi ang bigat na. Katawan niya bilang manananggal. Kung babasahin niyo yung nobela, bawat isa sa inyo na nagbabasa, iba-iba ang makikita niyong Giselle. So habang binabasa niyo si Giselle na tumataba, ini-imagine niyo siya, you become participative in the reading because you're imagining the wala. You're paying attention to the wala. And then you're imagining it and putting it together, filling up the gaps dun sa wala. Pag ginawang pelikula ito, si Giselle ngayon, gagampanan ng isang artista. So pag pinanood ko yung eksena, lumilipad yung artista mataba and then bumabagsak. Yun ang makukuha ko, lumilipad bumabagsak. Lahat tayong nanonood ng pelikula, ang nakikita natin iisa. Halima, pangalan natin, kung Isabel yung artista, si Isabel lang ang makikita natin. I have to be aware, when I write my novel, I can do it this way. But when I write my film, the audience did not go through the process of imagining and buuing Giselle. When I started going into the movies, hirap na hirap ako kasi sanay ako sa salita. Pagkagawa ko ng pelikula, images siya. Diba? At hindi mo pwedeng ganun kadaldal na. Puro thoughts inside, hindi pwedeng thoughts inside. Kailangan nasa labas ang pelikula. Kung napanood ng iba sa inyo, si Nora Honor, si Elsa, na nagsisimulang manggamot sa mga tao at nagdagsaan ng mga tao, turista, photographers, etc. Lupatit ngayon si Orly, isang filmmaker from Manila, and tinaas ni Orly ang kamera at gusto niyang kunan si Elsa habang nagagamot. Sabi nung assistant ni Elsa ni si Chayong, huwag. Then napatingin si Elsa, and then nagkatinginan sila ni Orly, nagkapalitan sila ng tingin, and tumango si Elsa
And then, kinunan siya ni Orly. Pinayagan ni Elsa, si Orly, nakunan siya. That's the film. Kung inonobela ko ngayon yung si Elsa, pwede akong pumasok sa thoughts niya. At habang kinukunan ako nito, naalala ko nung bata pa ako. Tinitingnan ko lahat ang mga may dalang camera na kinukunan din. Etc. Pwede siyang mag-flashback sa memories niya o pwede siyang mag-isip. Pwede niyang itong journalist na to, mamanipulahin lang ako pero okay lang. Etc. I can go inside her mind. Kasi yung space sa loob ng utak, sa nobela pwedeng puntahan. Pero yung space sa loob ng utak ni Elsa sa pelikula, mahirap puntahan. So in short, kailangan ma-experience nung nanonood yung gusto ko ma-experience nila sa pamamagitan ng iba-ibang paraan dahil iba-ibang mediums na ginagamit ko. Okay. Sa kanta, ibang paraan. Sa nobela, isang paraan. Sa pelikula, ibang paraan. Sa stage play na straight, hindi musical, ibang paraan, and so on and so forth. Naging bukas ako ngayon sa ganong klaseng iba-ibang mediums kasi maligalig ako. Ay, so, na it became an advantage. Naging mas open ako. It's very seldom na totally mababago natin eh. Maligalig ka talaga. Magiging less maligalig ka lang or more maligalig. But you will be maligalig kasi it's part of your, somehow, pagkatao. There's a writer, the writer of Amores Perros, Babel, 21 Grams, and so on, na ADHD siya. Hindi siya mapakali ng bata pa. So, through time, nakadevelop siya ng sariling mapa in his head. Kasi wala siyang mapa eh, ADHD. Nakadevelop siya ngayon. So, kami ng mga pelikula niya ngayon, they connect many characters. Mahusay siya mag-connect ng hiwa-hiwalay na characters kasi hindi siya linear. So, it became an asset.